Can you actually believe that the show is ending? Well, ang parang kahapon lang nung nag-start kami mag-shoot. Nung natapos kami, it was the last week of December, I guess. Ay, parang a few days before Christmas. And then pinalabas tayo January 24 nung una tayong umere. And now, parang 6 months later, patapos na. Parang, yun nga, tulad ng sabi ko, parang kahapon lang. And then ngayon, finale na tayo. Mm-hmm. Parang yung mga characters nyo gagraduate na. So, can you believe it? Kasi before, di ba, yung kung paano kami mag-taping, kung paano kami magtrabaho sa set, yung kasabay naming natatapos yung show. Kumbaga, minsan for airing pa yung last episode. So, nakakapanibago talaga yung ganitong setup na natapos na namin siya nun. Pero yung kapag nakasubaybay din kasi ako eh. Nalulungkot ako na matatapos na kami. Na, parang mamimiss ko talaga na naka-alarm sa phone ko yung 9:20. You religiously watch it? Yes, I do. Okay. Every night talaga, before I sleep, pinapanood ko talaga yung show. Z and Zijan, you guys are crossing over to your new project already. Yes po, ako po magsa-start na din ako sa Darna bilang si Ding. At yun, syempre sobrang thankful po kasi right after ng The Broken Marriage, meron agad Darna. Pero iba-iba yung pamilyang nabuo ko sa The Broken Marriage. Grabe yung bond, tsaka po yung naging relationship namin sa isa't isa. Dahil isa't kalahating buwan kami magkakasama doon. Sobrang solid talaga. Tapos kahit wala na kami sa taping, nag-message-message pa rin kami, ganyan. Kaya sobrang happy po ako na nakakalungkot kasi lahat naman talaga ng mga bagay at lahat ng teleserye may katapusan. Pero masaya ako na naipakita namin sa mga tao yun. Yung ginawa namin na sa Baguio. Yun po. Ikaw, Z, sunod-sunod ang projects mo. My God, non-stop. Yeah, nga eh. Hindi, well, nagsisingkit na siya. Unti-unti na siya nagsisingkit. unti-unti naman na, at kailangan na rin naman talagang kumawala at bumitaw dun sa huling character na ginawa dahil... Sana naman bitawan mo si David, no? Hindi naman. Hindi, yung alam mo yun, yung bago mong ipapakita, yung itsura mo, yung bagong atake mode sa bagong character na gagawin. Yun, and yun, thankful talaga ako na naging parte ako ng show na to. Na kahit nga nagtatanong sa akin yung mga tao, nagtatanong sila kung patapos na ba, kahit sila nalulungkot. Pero wala, hanggang doon lang po talaga yung story. Kaya at least kahit papano, sa loob ng 6 na buwan, na-entertain namin kayo. Gusto niyo ba yung gantong setup? Yung tinapos niya siya ng buong buo, tapos? Okay to, actually. Maganda yung bubble, maganda yung lock-in na setup ng taping. Kasi yun nga, mas hindi na kami masyadong kailangan kumalas sa character dahil nandun na kami at araw-araw namin siyang ginagawa. Unlike before na every other day lang. So pag-uwi mo, nagsisentro ka pa. Dito talagang dire-diretso na everyday halos ginagawa mo yung character. Nagiging muscle memory siya sa'yo. So mas madali siguro for actors. And I think wala na rin doon yung burden nung hand to mouth. 'Di ba yung kasi dati ang nangyayari ipapalabas ka sabihin natin ng 9:20 pero alas 7 ng umaga may kinukunan ka pang eksena of the same day na ipapalabas sa gabi. So wala na yung ganong klase ng ngarag. Motor. May nakabang na motor. Kasi dadalhin yung CF card sa dito sa ABS para may. So ngayon nung umalis kami ng Baguio at ng La Union, nakan na siya lahat. Mm-hmm. So, natapos na namin yung buong serye. Pinapalabas na lang siya. Right. Pero, totoo ba, Jody, na... Amin ko si Ziyata nagbulong sa akin ito eh. Nahihirapan kang i-recall yung mga ginawa niyo dun sa taping pag tinatanong ka na ngayon? Do you remember this scene? Parang nahihirapan ka nang i-recall? For some weird reason, yes. May mga scenes kami na ginawa na parang, ha? Nasa script ba yun? Okay. And then pag napanood mo, oo nga, no, ginawa nga natin. Mm-mm. I think siguro because of the workload din na ang dami mong sequences na kukunan, ang dami mong lines na kailangang memoryahin, siguro yung brain mo was parang put on survival mode na kapag ka...
may pumasok na impormasyon, once na natapos siya, automatic nabubura na para right. mag-give way sa new information na papasok. So right. parang feeling ko ganun yung nangyari sa akin. Okay, i-reserve ako yung tanong mamaya kasi may mga exciting part questions ako. Pero doon na lang sa ano, MediaCon. What will you miss most about each other na lang? As my final question. Z? Well, yung yun nga, yung nabuo naming samahan doon sa Baguio. Hindi naman kasi laging every project makaka-experience ka o suswertihin ka na makasama mo yung mga kasundo mo, yung mm-hmm. talagang nagko-connect kayo, hindi lang sa trabaho kahit na off-cam. Diba? Hindi na sana, wini-wish namin lagi na hindi na, kahit di na kayo magkakasama sa susunod na project. Ganun pa rin yung mangyari. Yun siguro yung pinaka-nakakamiss, yung makachamba ka ng ganung parang ang perfect nung kombinasyon. Right. Ako, mamimiss ko siguro silang ka-eksena. Kasi ang gagaling nila. Tsaka, well, syempre, hindi namin alam kung kailan kami ulit magkakatrabaho ulit after ng The Broken Marriage. Ba? So, siguro, sila mismo. At tsaka yung galing nila. Mm-hmm. Z-Jen? Siguro po, kasi para sa akin, parang ano to, once in a lifetime experience. Kaya, mamimiss ko yung araw-araw na ginagawa namin. Kasi, nung una po, parang first month namin, 4 times a week lang kami nagtitaping. Hanggang sa nadagdagan ng, naging 5 times a week, tapos rest day. Siyempre po yung schedule namin. So, araw-araw kami nagkikita niya, nila Mama Jodie, nila Kuya Z, Ate Sue. Mamimiss ko kung paano ko sila makatrabaho, kung paano sila sa eksena. Kasi, hindi na ako makakatagpo ulit ng mga katulad nilang mga artista. Yun po. Jodie? I just feel so thankful and blessed to have worked with these wonderful actors. It's not every day that, you know, parang you get the opportunity to work with such a, you know, a great ensemble, diba? And siguro, bukod doon, mamimiss ko yung naging samahan. Hindi lang kami naging magkakatrabaho, pero naging magkakaibigan kami. Habang nasa loob kami ng bubble, siyempre, maraming mga challenges na dumating. And I'm just so thankful na alam mo na may support group ka right. doon sa loob. And dahil din sa kanila, kumbaga, napagtagumpayan naming lahat na maitawid hanggang dulo ang taping ng The Broken Marriage Vow. And tawid you did. Okay, thank you.